tuktuginangitara atangkaya yanira ipaninyon trumpeta. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali po, Padre. Ngayon ay Miyerkules sa 10th linggo sa karaniwang panahon. Marami sa atin nagdidebosyon sa Mahal na Birhen Maria, Ina ng Laging Saklolo. Unang araw din po ngayon ng nobena sa karangalan ni San Juan Bautista. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. At sa mga nagadebosyon sa Mahal na Puso ni Jesus, ikawalong araw ng ating pagnonobena. Ipagdasal po natin ang isa't isa, maging ang mga iniluluhog nating kay Santo Padre Pio, yung mga pakay at pagpunta natin dito, all people commended for our prayers, maging yung pong mga pook na apektado ng volcanic eruption ng mga digmaan, at gayon din po naman yung mga may karamdaman na idinadulog natin sa Diyos, yung mga may eksaminasyon, at ang iba pang mga tao, at upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito'y aming magampanan. At Ama namin, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan na marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming si Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahang gawin ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautusang nakatitik, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntuni ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningninga ng Diyos. Ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Nga, Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba. Nang ampo'y dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig, utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. O poon na aming Diyos, sinagot mo sila agad, at ikaw ay nakilalang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gaway hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga yon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin yon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli isa pong maganda, punong ng pagmamahal na tanghali sa inyong lahat. Bakit ko po nabanggit na puno ng pagmamahal? Eh, may debosyon po tayo sa kabanal-banalang puso ni Jesus na ipagpipiyesta natin sa darating na Biyernes. At ang buwan ng Hunyo ay buwan ng Sacred Heart of Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kung ikay nagmamahal, ay dapat mayroong law and order. Pakibigkas nating muli. Law and order. Mayroong batas, mayroong kaayusan. Ano po ang pagkabatid mo sa batas? Sa pamamahay, mayroong kayong rule of the house. Meron pa ba sa inyo noon? Nanaroon ang ating pitagan, respeto para sa kaayusan ng ating buhay at pagkakabuhay. Sa ating interpersonal relationship, sa ating intra-personal relationship at yung pong meta-personal relationship ay dapat meron kitang law and order. Sa ating makabagong mundo, durong daming batas. Merong batas sa pamayanan,
may batas sa karsada. Pati pagbubuhis, mayroon ding batas. Yung ang inyong kinakain, yung train law, na dapat sana ang nagbabayad ay negosyante, pero taong bayan ang nagbabayad. Yung ba ay makatarungan? Mayroon pong nagdadagdag pa ng batas at mayroon pang nagre-railroading ng batas. Bakit nire-railroading? Eh, kasi bit-bit ang lahat. Dala ang lahat. Magkabilang panig. Pero sa pagre-railroad, ay sino ang nakikinabang? Self-serving interest instead of common good. Yan ay dapat mahiwatigan natin. Pagkat ang ating Panginoong Jesus, siya'y naparito upang tukdin ang batas, gawing ganap ang batas. Originally, mayroon pong 10 commandments. Yun ang pinagbabatayan ng batas. Sa lipunan ng mga Israelita at ng ating mga bansa sa mundo, the moral law has to be upheld for human dignity, to affirm human rights, at hindi dapat nasasamlang o nadudusta ang tao. Pagkat ang tao ay sentro ng batas, kabutihan ng tao, hindi ikasasama ng tao. Malimit ko pong banggitin sa inyo, ang Diyos ay nagkatao ang tao upang magmahal, upang magligtas, upang magbigay buhay. Kaya doon sa unang pagbasa, binanggit sa atin yung lumang tipan at saka bagong tipan. The Old and the New Testament. At batid natin kung ito'y testament, kasunduan, ano ang stipulation, ano ang tadhana, hindi ba katapatan? Fidelity, faithfulness must be our manner of action. Pagkatapat yung nakikipagtipan sa atin, yung Diyos, ay ano naman tayo? Sa self-disclosure ng Diyos, ang pagbubunyag ng sarili ng Diyos, binuksan niya ang langit, binuksan niya ang kanyang puso. Eh tayo, bilang response, ano naman ang ating tugon? Madaling magsabi ng I love you, madaling magsabi ng amen, pero nasaan ang prueba? The genuineness, the authenticity we could rely on, the kind of action do we have? Kaya ang ating Panginoon ay pumarito not to abrogate the law, but to fulfill the law. The minimum requirements of the law is justice. Pakibigkas po natin muli. The minimum requirements of the law is justice. The fulfillment of the law is love. The fulfillment of the law is love. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Kaya tinupad ng ating Panginoong Jesus ang batas. At hindi lamang yung batas, pati yung mga propeta. Yung aral, katuruan ng mga propeta, fulfillment yung ating Panginoon. Kaya mahalaga po na mayroong kitang kamulatan at kamalayan tungkol sa batas. At ano ang inuugali ng mga mambabatas?
Naalaala ko yung mga eskriba. Naalaala ko yung mga congressmen, ang mga senador, at iraratify ang batas para papermahan sa Malacañang. Durong daming batas. Pero para po bagang itong cargo cult, makibigkas natin muli, cargo cult. Pabigat sa halip na maging facilitator of life, it becomes tremendous in heaviness. Kaya cargo cult, nung ako po'y nag-aaral ng Biblia, isa ito sa napadagdag na hindi lamang exegesis, kundi socio-cultural interpretation of the Word of God. Yung mga Protestante, just they do is literal. Walang ipinagkaiba sa escribas at mga pareseyo. Literal interpretation of the Bible. Buklat dun sa kanan, buklat din dun sa kaliwa, sali-saliwa. Na sa halip na maintindihan ng tao, ginawang masilimuot para hindi maintindihan ng tao. Kaya nga, mula sa 10 utos, dinagdagan ng mga eskriba 613 na legislation. At ngayon pong makabagong mundo, durong dami pa ang idinagdag na sa halip na makabuti sa tao, nakapagpalubha ng hirap at dusa sa tao. Kaya mahalaga po, mayroong kitang kamulatan at kamalayan to the essence, to the very spirit of the law. At yun po ang inapaliwanag sa atin ng Panginoong Jesus. Ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buo mong pag-iisip, ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa at buo mong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Napakasimple, napakapayak ang paliwanag ng ating Panginoon. Pero ang mga pinaggagawa ng mga mambabatas, ginagawang komplikado, mas lalong masalimuot at maligalig at magulo ang pagsasagawa at mga ipinaiiral na batas. Sana po mayroong kitang kamulatan at kamalayan to distinguish, as it were, what is right and what is wrong, what is truthful and what is false, what is relevance to our present situation. Isang hamon ito sa atin, kaayusan. Kaya po binabanggit ko yung interpersonal relationship, intrapersonal relationship, meta-personal relationship. Kaya itong international level, we need to understand, not just magnify, not just feel, but the implication, the effects, side effects, after effects. Kanina yung kausap ko yung mga seminarista, siya raw ay pupunta ron sa tanggapan para alamin yung mga requirements sa kasal. Eh sabi ko ay, ang unang-unang makakailangan dyan ay mga papeles. First-hand papers that will ascertain whether those who are applying for marriage are truly single. Totoong binata, totoong dalaga, hindi nagkukunwari. Kinakailangan merong lisensya. Kung ikay galing sa abroad, kinakailangan may consular certificate to ascertain that you are free to marry. Hamon po sa atin yan. Loud and clear, the necessary perception. Kumbaga, kung yung driver nga ay
tingin ng tingin sa salamin, side mirror, pati yung naroon sa ulunan niya. Yung iba pa nga ay nakikitingin kahit doon sa mga pasahero. Maging piloto, maging ang mga nasa barko, mayroong radar, the necessary sensor to ascertain whether you are traveling accordingly. Ay gayon din po tayo, yung kinakain mo, ay tinitingnan mo rin, ito ba ay mabuti sa kalusugan o masama. Kaya vigilance. Ang demokrasya po natin ay kinakailangan ay matamang pagmamasid, mapanuri, pagsisiyasat para mabatid mo ano ang tama, ano ang mali. Kaya para sa atin, the whole law, the prophets, the oral as well as the descriptive measure whether it will really put our lives into what is proper. Yun ang ating sinasaloob. Kung kailangan mo ang blood chem to ascertain the necessary prescription, gawin mo. Nagme-maintenance ka, gumagawa ka, umuugali ka. Kaya it is a matter of pagtatapat. Sundin ang loob mo dito sa lupa, kapara ng sa langit. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mamaghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong nobena kay San Juan Bautista ay siya'y naguhumiyaw na tuwirin ang ating landasin at ipaghanda ang pagdating ng Panginoon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikinalugod mong likhain ang sandibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa magitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Thank you.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog. Ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Tanang ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa para sa kanyang patuloy na paggaling, wellness and healing after undergoing surgical operation at nagpi-prepare po siya for the upcoming World Youth Day in Portugal. At ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at ang mga pamilya. At gayon din po ang mga nasa iba't ibang ministries, lalo na ang mga nasa advocacy for social justice and peace.
non-violence communication, at gayon din po, care and stewardship of life and the rest of creation, our environmental concern, at gayon din po ang mga nasa sektor ng pagsasaka, mga mangingisda at mga naghahanap buhay sa karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang mga manggagawa, ang overseas Filipinos, at yung pong mga nasa iba't ibang propesyon, maging yung mga nasa hospitals, clinic, at yung mga nag-aasikaso na mga may karamdaman sa maralita nilang tahanan, at yung mga nakatatanda, our elderly, our those who are in government and public service as well as private institution, at yung pong men and women in uniform, mga nasa bilangguan, at maging yung mga volunteers in prison service, at yung pong mga iniluluhog nating dasal kay Santo Padre Pio sa Sacred Heart of Jesus, at yung unang araw ng nobena kay Saint John the Baptist, maging yung pong mga nagadebosyon sa Our Mother of Perpetual Help, na yung nobena ay sisimulan ngayong June 18 na ipagpipiesta ay sa June 27. At gayon din po ang mga apektado ng digmaan, kalamidad, mga nagsasagawa ng rescue, relief, rehabilitation sa diwa ng alay kapwa. Maging yung pong mga mambabatas natin, ano, mga namiminuno sa atin na sila ay magmalasakit sa katuparan ng batas ng ating Panginoong Jesus, the law of Christ. At gayon din po yung mga birthday celebrators, anniversary celebrators. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang yumaong inilibing namin kanina sa chapel sa St. Augustine, at maging ang yumaong si Anak Corita. At ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin
sa amin ang kariyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin. Sana ka kasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. May pagmamahal, kagalak at kapatawaranan. Magbinigayan kayo ng kapayapaan at Wednesday blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Diyos ay pag-ibig na tunay, ang sinumang nananahan sa pag-ibig niyang taglay ay tahanan ng may kapal. Nakapiling niya at kaugnay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako rapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Seduces not before you, sees it all before your face and prayer. Notice our thought, taste our touch, regret it, hearing only do we trust, secure. Son has said, the word of God forever shall endure. He and God, devoutly I adore you, truly present underneath this veil. All my heart subdues its heart before. It all be for your grace and praise. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuay at magdulot nawa ng iyong kinalulugdan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay sa mabuting balita ng pagliligtas
turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, natitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan yung mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay siraan at kailangan na ipagawa ang extension area sa gilid ng main church at hindi po isinasagawa na ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kami nananawagan sa mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa Pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirements of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go. Sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Pinapaalam po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tatandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church, ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga nakareserve na schedule noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos sa Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-unayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Amen. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon, Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagkikisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo sa binyag. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami po ay humihiling din ng inyong mga panalangin, pagmamahal at tulong sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at mga may karamdaman naming pari. Maraming salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Thank you po. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Magagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.